cheese na gusto kong brand ay ang queso. Kasi medyo matigas at maganda siyang i-grate. Hindi ko easy lang ang pag-grate. Hello, ako si Ate Linda Balang. Salad na si Ona. Gusto kong i-share sa inyo ang paano magluto ng baked macaroni. Kasi usually, ang pagluluto ng baked macaroni ay i-boil mo na ang pasta. Pero this time, hindi tayo magbo-boil. Kaya amazing ang baked macaroni ko kasi easy but yummy. Okay? Ganito yung mga ingredients, no? Ito yung 400 grams na elbow macaroni. Ito yung pasta. Pagkatapos, ito yung ating spaghetti sauce. Ram ang brand ko. 560 grams. Tapos, itong iba. Meron tayong all-purpose cream. At corned beef. Pwede rin ang ground beef. No? Depende lang sa inyo kung ano ang gusto ninyo. Pero sa ngayon, dahil nagtitipid tayo, dahil siyempre, nandito tayo naka-quarantine, kailangan magtitipid tayo dahil sa COVID-COVID na yan. Kaya, nagtitipid tayo. Century 2 na ang ginagamit ko. Maliit lang. Kahit simple lang ang ating sangka. Pero, masarap dahil gamit natin ang salad masel na electric skillet na intact yung lasa kahit simple lang ang sangka. Okay. Hindi, start na tayo, no? Ganito yun. Nakasaksak na siya. I-on natin. Tapos, yung up. Ayan, 2:30 na. Ang itong garlic, siyempre, lagyan natin ang garlic at saka onion na chop. Hindi na natin kailangan gumamit ng mantika. Kasi, ang garlic at saka onion, meron na silang sariling oil. Kaya ilagay natin. Ganyan. Pagkatapos, ilagay natin ang tuna. Yung iba, malaking tuna. Pero, dati malaking tuna nilalagay ko. Pero ngayon, magtitipid nga tayo dahil COVID time, quarantine time. Sunod, ito na, yung pasta. Kasi walang, hindi na binuboil. Usually kasi binuboil pa ito, siniset aside. Pagkatapos, gagawa ka ng sangka para sa sauce. Tapos, ilagawa ka ng baking pan. Lagay natin ito. Ibak. Ibusin na natin agad. Pagkatapos ilagay sa baking pan, ilagay sa oven. Pero ito sa atin, tingnan mo. Para ka lang naglulugaw. Tapos, hindi ko pala nagupit ito. Mas gusto ko itong sweet style. Tambak lang, no? Hindi ba easy lang? Wala pala akong tubig. Lagyan ko lang siya sandali ng tubig, ha? Kunting tubig lang para lang masimot yung ano natin. Yung natira na sauce sa ilalim. Sayang naman, kaya sisimutin natin. Ayan. Ayan. Yan, mix lang para hindi magkalat ang ang luto mo, ang skillet mo. Pagitna ang pag-mix mo ganyan. Pagitna, yan ang ginagawa ko. Kalahati ng cheese kasi ang cheese kaninang buo, ang buo na to, minerate ko na dito sa machine. Pagkatapos, ilagay ko yung kalahati. Kalahati mo na para ipag-mix niya sa ilalim. Yan. Naisipan ninyong may pisita kayo, madali lang ito. Kasi tambak-tambak lang. Halukay-halukay lang. Yan.
Tapos, ang iba kasi gusto nila ay spicy. Kaya lagyan natin ng kunting paminta. Ang ginagawa ko sa paminta, bubuhos ko muna sa palad. Pumalinis naman ang palad ko. Ganyan ah. Para hindi mag... Minsan kasi ang paminta magtatambak sa isang lugar. Kaya ito, gaganunin mo siya. Yan. Even ang distribution ng iyong pepper. Yan. Parang gusto kong mag-hot sink. Ayan. Pagkatapos, takpan muna natin. Takpan muna natin. Tapos, ang gagawin natin, kakanta muna ako. Imagine me and you, you and me, no matter what. Nakalimutan mo ng lyrics. Saan ulit natin. Ano na naman. Mix na naman. Siguro mga 3 times natin itong bubuksan-buksan. Tapos, kasi siyempre pwede naman natin silipin. Pero mamaya, pag last na lang, takpan na natin. Tapos, yun. Hihintayin na natin hanggang maluto. Ano kasi yung dugtong ng kanta ko? So happy together. Ano pa sa natin? Happy cooking together. Yan, yan. Ano ba sa mga ilagay? Wala na, no? Ito pala. Na? Yan. Ayaw lumabas. Masyado. Na-ref pala to eh. Kaya natigas. Ah, dapat hindi siya na-ref. Tingnan mo. Hindi na siya na-ref. Okay lang naman kung masyado na siyang nag-creamy. Ayan, ilalagay natin ang ganyan. Spread na lang natin kasi tumigas nga siya. Ah, kinudkod ko. Generate dito sa machine, salad muscle machine. Yung kalahati, siya na yung ating pang toppings. Ayan. Naman, gusto mas bonggang-bongga pa yung bacon harami. Hintay tayo na. Ah, i-off muna natin ang ating temperature. Ibaba muna natin siya. Nakita nyo? Pag mag-reach na siya sa 65, i-off na natin. Yan. Tapos, yan, plug off na. Hindi natin siya bubuksan within 15 to 20 minutes kasi ang heat na natitira dito sa skillet, siya yung tumutuloy sa pag-bake. Kaya hindi din siya kasi ng kuryente. Matipidin. Ngayon, para mag-mold siya, para pag kain natin mamaya, i-slice na lang natin kasi na-molde na siya. Hanggang 15 to 20 minutes. Okay. 20 minutes na. So, pwede na natin buksan ang ating baked macaroni. 1, 2, ready. 20 minutes. Woo! Yan, ang ating finished product. O, diba? Amazing. Okay na? Time to eat!